Okay, mga ka-DIY, sisilipin natin yung loob ni LB Topsan Hybrid Solar Inverter. I-open natin. I-install na kasi natin siya. Ngayon, pag na-install natin siya kung sa wall, hindi na natin siya ma-open. Hindi natin makikita yung loob. Doon sa gustong bumili nito, ang price po nito is 33K. Okay, i-open natin. Titingnan natin yung loob. Ito po yung loob ni LB Topsan. Ito yung kanyang low frequency transformer. Ito po yung toroidal. And then yung kanyang controller, ito po. Yung mga relay. Yung mga relay, ito, sa 2, 3, 4. Yan po yung ginagamit ni hybrid na mga controller para sa transfer ng grid to inverter and then yung PB. Yung PB priority and then main sa priority. Siya po yung nagta-transfer doon sa battery to inverter natin and then grid to load and then battery to inverter, inverter to load and then yung board niya, ayun yung mga MOSFET, ayan yung MOSFET niya. Hindi natin matanggal kasi nakadikit eh. Oh. Hindi natin matanggal yung kanyang LCD display interface. Ito yung kanyang SCC MPPT. Ito yung kanyang MPPT nasa ibabaw. Ayan yung mga inductor. Ayun, sa ilalim. And then, meron siyang mga MOSFET or IGBT. Madilim eh. Nasa ilalim eh. And then, ayun yung mga MOSFET. Yung ating inverter board. And then meron tayo ditong circuit breaker. Power switch. Ayan. On off. On off. AC switch.
yung ating negative. Ito. Ito yung kanyang busbar. Yung DC rail connected sa board. Ito yung kanyang positive. Ito. Yung PB input natin, ito connected papunta ron sa ating MPPT. Ito. And then yung bumalik, ito yung output ng MPPT. Ayun. Yung output ng MPPT kasama rito sa negative and positive nung ating terminal lang hybrid. Pagpasok dito ng PB, pupunta ron sa MPPT. Ayan, SCC. And then yung babalik. And then yung nag-out dito, connected sa positive-negative. Papunta sa ating battery terminal, positive-negative. And then yung choke, yung inductor ng low frequency transformer, eto po. Estimate ko ang diameter niyan is 3.5 inches. And then ito ang diameter nito is 8 inch. Okay, maraming salamat po at nakita nyo yung hybrid off-grid LB Topsan, yung kanyang MPPT SCC, and then yung kanyang controller board, yan nasa ibabaw, and then yung kanyang inverter board, ayun, nasa ilalim, may mga MOSFET. Okay, maraming salamat po at thank you at naipakita ko sa inyo yung LB Topsan hybrid off-grid. I-close na natin. Ikakabit po natin sa wall. Hindi na kasi na natin na ma-open siya once na naikabit na natin sa wall kasi nakadikit sa wall yung ano, yung pagkakabitan natin. Dikit sa may pader. Okay, yung hybrid solar inverter natin, i-install natin doon sa wall. Dito na natin siya ikakabit. Ito yung ilalagay natin sa wall. Ito yung wall anchor para doon sa butas ng wall natin. Paglalagyan natin ng hybrid inverter natin. Ngayon, ang ipambubutas natin, ito. Okay, ito na yung binutas natin. Connected na yung, connected na yung, naka-install na yung wall anchor natin.